katugunan ang itutugon po natin, dukhang sa Diyos tumatawa ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawa ay kanyang inililigtas. Panginooy, aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawa ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawa ay kanyang iniligtas. Nililipoy niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madlang. Agad dinirinig dain ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawa ay kanyang iniligtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukupo siyang mag-iingat. Dukhang sa Diyos tumatawa ay kanyang iniligtas. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapwa ng Diyos,
isang malaking karangalan na magdiwang ng banal na misa kasama kayo sapagkat kung ikukumpara ang haba ng pagpapahayag ng mabuting balita kayo at saka sa akin ay talagay ko yung mas mahaba ang inyong naigugol sapagkat halos araw-araw ay kayo ay nangangaral maghapon ng mabuting balita sa mga bata na inyong dinuturuan. Ganun din kung ang pag-uusapan na isipag talagay ko yung mas masipag kayo. Kung ang pag-uusapan ay paggalaan na sarili, ay talagay ko kayo'y nakakalaman kapagkat ako, pag ako'y nagbibisa, mayroong stipend. Kayo, maghapon, wala. May pabili ng lipstick, wala. Buti na lamang, kahit pa paano, may lipstick pa rin. At dahil dyan, kung pag-usapan ay yung magiging malapit sa Diyos, ay talagang kayo mas malapit kayo sa Diyos kaysa sa akin. Kaya isang palaking karangalan na makapag-iwan ng banal na misa kasama ninyo. Ngayon, napaka-ordinaryo na ng computer, laptop, netbook, for the sake of security, ay meron tayong password para tayo lamang ang makagagamit at wala ng iba. Ngayon, sa pagpasok sa langit, meron ding password. Ano kaya yung password para makarating sa langit? Ang password ay, una ay Diyos. Yan ang password. Tatandaan ninyo na, una ay Diyos. Hindi, doesn't matter kung capital letter o kung liit na letter. Basta yun. At huwag niyong kalilimutan, huwag nakalimutan niyo, ganun nyo kay Sister Sophia. Una ay Diyos. Bakit? Sapagkat halimbawa, gusto mong makarating sa langit. Nang dahilan ay maganda doon sa langit dahil doon daw ay wala nang hirap at sakit. Hanggay daw kaligayahan ang araw. Pwede. Pero kung yun ang ating dahilan, pero hindi natin kasama ang Diyos, ay hindi tayo makakarating doon. Okay, gusto natin makarating sa langit dahil ayaw natin sa impyerno. Ay bakit parang panakibutas lang din naman yun? Ayaw kong makarating sa impyerno. Wala nang iba, pero wala naman yun eh. Langit at impyerno. Ayaw kong makarating sa impyerno. Hindi sa langit. Pero parang panakibutas lang din naman yun. Hindi tayo makakarating sa langit. At kung ano-ano, mga dahilan. Pero hanggat wala doon sa ating dahilan, ang Diyos. Pero hindi rin basta't kasama ang Diyos. Halimbawa, ang Diyos ay number 3. O, at ang number 1 ay yung pera. Hindi rin makakarating sa langit. Kaya una ay Diyos. Ang daming mga paraan ang pagsasabi niya. Pero nananatili, una ay Diyos. Bakit? Sapagkat para sa Diyos, tayo ay una rin. Tayo ay una rin. Kung makakapagsalita sa atin yun, sasabihin niya, una ka. Una ka. Sapagkat yun ang dahilan kung bakit tayo nilingan ng Diyos. Halimbawa, yung ating buhay, sinong nagdesisyon? Kung kailan tayo ipanganak, kung saan tayo ipanganak, kung sino mga magulang natin, lahat-lahat na. Diyos. At tayo nabubuhay ngayon,
dahil din sa kagandahan loob ng Diyos. Si Jesus ay naging tao at namatay para sa atin. Pero hindi yung atin na generic. Pag sinabing atin, sa pag-iisip ng Diyos, nandiyan yung pangalan. Hindi pwede sa Diyos na walang pangalan. At sa mga pangalan na yan, ikaw ay nariyan. Kahit ang dami mong katubayo o kapan, andyan ka. At ang pagmamahal ng Diyos ay 100%. Sabi ng Diyos, ikaw, halimbawa, ang pangalan ay Lorna. Lorna, para sa akin, ikaw ay number one. Ikaw Linda, para sa akin, ikaw ay number one. Ikaw Rose, para sa akin, ikaw ay number one. Para sa tao, hindi pwede yun. Dahil tayo meron number one, meron number two, meron number three, meron number four. Sa Diyos, lahat number one. Pwede ba yun? Pwede. Diyos eh. Kaya halimbawa, nung si Jesus ay namatay sa krus, hindi naman niya sinabi itong kamatayan ito para kay Lorna kalahati. Para kay baby, 3/4. Hindi. Yung buhay niya, buong-buo ay para sa bawat isa. Buo. Kaya halimbawa, pag pupunta naman tayo sa langit naman ay walang first floor, second floor, third floor, yung fourth floor, yung pinakamasaya. Yung first floor, hindi gano'ng masaya. Hindi naman gano'n. Pare-pareho yun. Kaya yung pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay para sa atin, buo, at ito ay para sa bawat isa. At ang kaligayahan na ating ibibigay sa atin, yun ay 100% sapagkat ganyan kumilos ang ating Panginoong Diyos. Kaya yung sasabihin natin na una ay Diyos, ang dahilan ay sapagkat tayo rin ay una para sa ating Panginoong Diyos. At yun ay ibawa sa mga pangasawa. Kahit sa mag-asawa, kung ikukumpara doon sa sinasabi ni Jesus, sa tuwing tayo nagdiriwang ng banal na misa, sabi ni Jesus, ito ang aking katawan na ihandog para sa mga. Ewan ko, kung mayroong isang asawa ang makapagsasabi ng gutom ng buong-buo, palagay ko, ito ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo. Walang sino mong tao magpagsasabi ng gano'n. Nang totoo, sino magpagsabi nun at gumawa nun si Jesus. Kaya para kay Jesus, ang bawat isa sa atin ay number one. Una ka. Sabi ni Jesus sa bawat isa sa atin. Kaya tayo magpasalamat sa kagandahan loob na ito ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ito naman ang totoo. Kaya mula ngayon, sa tuwing tayo ay magdidesisyon, marami tayo mga pagpipilian, pero sa ating pag-iisip, dapat nariyan. Sa desisyon kong ito, ano man ito? Una ay Diyos. Ayan. Sa mga nakikituro sa kapwa, huwag silang gagawin una. Una ay Diyos. At mula dito, sa pakikituro mo sa Diyos, saka ako maging pagpunayan sa iyo. Dapat naman, sapagkat sabi ni Jesus, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Kaya yun, ipunan, minamahal tayo ni Jesus at mula doon sa kanyang pagmamahal, sa kapalawag natin ito, ipadadaloy doon sa kapwa. At dahil ito ay galing kay Jesus, Apa, ay din nakatitiyak tayo na wagas at malinis yung pag-ibig na yan ay binibigay sa atin, natin sa kapwa, magito ay sa asawa, mga anak, mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapwa at igis na sa pag-apuro natin sa lahat, ito yung galing kay Jesus
at pinagdadaloy naman natin sa ating Panginoon. Kaya, ayan, nakarating na tayo sa langit. Alam natin yung password. Ano nga yung password? Ayan. Una ay Diyos. Wala ngayon, laging sa sarili. At hindi tayo mabibigo. Hindi tayo mabibigo. Bakit? Sapagkat para sa Diyos, una ka. Yan ang kanyang sinasabi siya. Kung ating ipagdasal, habang pinagpapatuloy natin ang banal ng misa ay tumayo para sa pangalanan ng bayan. Kadalas ay hindi natin naunawaan ang plano ng Diyos para sa atin. Hiligin natin sa Diyos Ama na ang loobin niyang malaman natin ang kanyang kalooban at matupad natin ito ang tugon. Panginoon, bigyan mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan naway magkaroon ng tibay at lakas ng loob sa kanilang buong pusong paggabay sa mga mananampalatayang nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bibigyan mo kami. Bilang isang pamayanan, naway ibatay natin ang ating buhay sa awa at habag ng Diyos at hindi sa mga pagkukunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bibigyan mo kami. Tayo naway maging tapat at totoo sa ating pansariling buhay upang makatupad sa kalooban ng Diyos nang walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami. Ang mga may sakit at namimigati, naway makaranas ng pag-ibig at habag ng Diyos sa tulong ng mga taong nanganaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami. Ang mga yumao naway maranasan ang walang hanggang galak sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bibigyan mo kami. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga katikista na namayapa na, Presensya, Carlos, Robert, Larry, Imelda, Rubida, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bibigyan mo kami. Ama namin na sa langit, ibuhos mo nawa ang iyong biyaya sa amin. Tulungan mo kaming matupad ng may pusong tapat ang mga pangako ng aming binibitiwan. Inihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyoko po ang Thank you.
bibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magkasawala ng hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Manaming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng ubihirang na iyong likain. Sa sinugo mo para kami siyang ipitpalayain, kaya't sa ikinalingan ng mahal ni Berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambian ng banal para sa iyo. Pinag-isa niya ibunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwagas ang kamatayan at mayag ng pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuji sa iyong kadakilan. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis ng kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagpunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sinasama namin kami magsasalusalo sa katawan ng dugo ni Kristo ay magmuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, hinapin mo ang sandaan na ganap sa pagkakaisa. Puspusin mo kami sa pag-ibig
ay isa ni Francisco na Mubispo, ang ni Benaventura na Mubispo, at ng kanang kapatid. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin ngayon-ngayon na pag-asang celebrate mo ang buhay, ganyan na lahat ng mga pumanaw, awan sa patuloy sa kaliwanagan, awan sa kapatid ng lahat, makasalo sa buhay o ng wakas, kaysa na mahal natin ng Diyos na nagkabiyak ng puso ng isa Jose, kaysa na mga apo sa tulahan at mga kanal, na naman ito si Daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang naman namin ang pagpupuling si karanagan mo sa pamagitan ng anak namin sa iyong Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, lahat ng parangal at pagpunay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, marito sa wala ng Amen. Bilang mga anak ng Diyos, tumawag tayo sa ating mapagpalingan Ama. Thank you.
ng Diyos na si Jesus, siya na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Amin po, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita, thank you.
masarap yung kumod dito. May isang box na, no?